Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang pagdalaw ng ating mahal na ina sa kanyang pinsang si Elizabeth. Kaya hilingin natin na sa tulong ng halimbawa at panalangin ng ating mahal na ina, tayo rin ay mga maging tapat at masunuring anak ng Diyos. At upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sama-sama muna nating aminin ang mga nagawa nating pagkukulang at pagkakasala sa Diyos, sa ating kapwa at sa ating mismong sarili. At buong kababang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw na nagtali
sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugod sa kanan ng Ama. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagbunsod upang dumalaw kay Elizabeth, ang mahal na Birheng Maria na nagtataglay sa iyong anak sa kanyang sinapupunan. Sa pagbunsod ng iyong Espiritu, kami naway makaisa ng mahal na Birheng Maria sa pag-awit lagi ng buong pusong pagupuri sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Sofonias. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Sumigaw ka sa Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Ang mga pagpaparusa sa iyo ay inaalis ng Panginoon, at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel, ang Panginoon na walang kasawi ang dapat katakutan. Isang araw na yaon ay sasabihin ng Jerusalem, huwag kang matakot, Siyon. Huwag manghina ang iyong loob. Makikigalak sa iyo ang katuwaan. Babaguhin ka ng kanyang pag-ibig at siyang masayang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng pagdiriwang ng pista. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Salmong tugunan, kapiling ng iyong kabutihan ang poong banal ng Israel. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa akin. Tiwalang tiwala ako at walang munting pangamba. Sapagkat ang puon ang lahat sa akin ay siya ang aking awit. Ang aking kaligtasan, malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magpapasalamat kayo sa puon. Siya ang iyong tawagin. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipapahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Umawit kayo ng papuri sa puon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito ng buong daigdig. Mga anak ni Siyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at banal ng Israel. Kapiling niyo ang butihing poong banal ng Israel. Magsitayo po ang lahat. Haleluya, 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 haleluya.
na tagapagligtas. Alleluia! 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 Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang-alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa niya sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon nga po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria sa kanyang pinsang si Elizabeth. Naalala ko po nung kami ay mga seminarista pa dyan sa Marawi, sa St. Francis de Sales Major Seminary. Isa po sa mga naging apostolates namin ay yung jail visitation na kung saan kami dumadalaw doon sa mga bilanggo sa ating presuhan dyan sa bayan ng Lipa. Tunay, nakakatuwa sapagkat kami na may pumupunta doon, dala lamang ay mga toiletries, ano, sabon, tissue, shampoo, nabigay sa amin at ibinabahagi doon sa mga preso. Pero nakakatuwa doon, doon yung kanilang kagalakan na mayroong dumadalaw sa kanila. Na bagamat pag kami nga ay nagtatanong, ano, nakakapagtaka yung presuhan. Dahil tatanungin mo kung ano ang kaso ng mga preso, halos lahat ay napagbintangan. Ano ba ito? Lahat tanungin mo, anong iyong kaso? Ay napagbintangan akong ganito. Ay, ako'y lahat. Ayun nga pala naman, ano, yung iba naman doon hindi pa convicted. Napagbintangan niya naman. Pero ganun pa man, isang malaking kaligayahan para doon sa mga kapatid nasa nasa bilangguan, yung madalaw at mabigyan man lang ng kaunting regalo.
At maging sa hospital, yung aming hospital apostolate, ganun din yung epekto, ano? Na pag nadalaw yung mga may sakit, nandoon yung kanilang kaligayahan. At maging no, ako'y maging pari na doon po sa amin sa Diocese ng Buwak, no, na minsan kami ay naging apostolate namin sa panahon ng Kuwaresma, dumalaw kami sa bilangguan. Nandoon ang lubos na kasiyahan. Dahil nga, mayroon dumalaw. Ngayon, sa ating ebanghelyo na pakinggan, at sa pagdiriwang natin ng kapiyestahan ng pagdalaw ng mahal na Birhen sa kanyang pinsang si Elizabeth, makikita natin ano, yung lubos na kagalakan ni Elizabeth at maging ng sanggol na nasa kanyang sinapupunan dahil sa pagdalaw ng ating mahal na ina na taglay sa kanyang sinapupunan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya dapat maging malinaw sa atin na pagkatapos ng Annunciation, matapos na dalawin ng anghel ang ating mahal na Birheng Maria at ibalita sa kanya na siya ay napakapalad na pinili ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas, at matapos siyang sumang-ayon doon sa pagbabalita ng anghel, ang ating mahal na ina ay nagtungo doon sa kaburunan ng Huda upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth na noon ay nasa ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao. So makikita natin doon na ang ating mahal na ina ay walang ibang naisip na pagbahaginan nung kanyang biyayang tinanggap mula sa Diyos, kundi yung kanyang pinsan na nakaranas din na lubos, ng lubos na pagpapala mula sa Diyos. Sapagkat si Elizabeth po ay matanda na. No, 80 plus na kung hindi ako nagkakamal. At the same time ay baog pa. Pero pinagkalooban ng Diyos ng isang sanggol na lalaki. Kaya naman, na ang ating mahal na ina no, ay balitaan ng anghel na siya ang pinili ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas. At nantagipin niya ito ng buong puso. Wala siyang ibang naisip na puntahan at pagbahaginan ng biyayang tinanggap niya sa Diyos, kundi ang kanyang pinsang si Elizabeth. Na bagamat malayo yung kanyang nilakbay, so doon natin makikita yung malaking paghahangad ng ating mahal na ina na ibahagi sa kanyang pinsan ang napakalaking biyaya na tinanggap mula sa Diyos. At doon natin makikita na pareho sila na tumanggap ng malaking biyaya mula sa Diyos. Kaya naman, doon sa kanilang pagkikita, nandoon ang lubos na kagalakan. Tapuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth. Kaya nga siya nagpahayag at nagtanong, sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Ibig sabihin lamang, naroon ang paglukob ng Espiritu Santo kay Elizabeth kung kaya nga nakilala niya ang presensya ng ating Panginoon na naroon sa sinapupunan ng ating mahal na Birheng Maria. Kung kaya nga, ang pagtatagpong ito ay tunay na pagtatagpo ng biyaya ng Diyos. Kaya naroon ang buong kagalakan na nagdala sa ating mahal na Birheng Maria para awitin ang kanyang pagupuri sa Diyos, ang papuring awit ni Maria. Kaya naman, tayo rin ay pinaalalahanan ngayon na tunay na ang Diyos ay lubos na mapagpala sa atin. Tayo ay patuloy na pinagkakalooban ng Diyos ng lubos na biyaya. Kaya tayo naririto. Dahil sa biyaya ng Diyos. Pero tingnan natin mabuti kung paano tayo lubos na nakapagpapasalamat sa Diyos doon sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa atin. Baka tayo ay nananatili lamang doon sa paghingi ng biyaya.
Hindi na natin nakikilala na nariyan na yung biyaya at tayo'y nakakalimot magpasalamat. Napakahalaga na makilala lagi natin ang mga biyaya na pinagkakaloob sa atin ng Diyos at tayo ay maging mapagpasalamat. Dahil tunay, ang Diyos ay napakagandang loob sa atin. Hindi tayo pinababayaan. Maaari yung mga biyaya ay hindi eksakto doon sa ating hinihingi. Pero alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa atin. Kung kaya nga, hindi tayo nawawala ng biyaya. Kumisan hindi lang natin nakikilala at hindi natin nakikita. Kaya, isang bagay sana yung huwag natin kalilimutan. Yung maging mapagpasalamat tayo sa biyaya ng Diyos sa atin. Hindi po siya nakakalimot sa atin. Kaya huwag sana tayong manatili lamang doon sa paghingi, bagkos sana'y lagi nating makilala, sana'y lagi nating makita ang pagkilos ng Diyos sa atin, ang biyaya niyang pinagkakaloob sa atin, at nawa, lubusan tayong maging mapagpasalamat sa Kanya at sumunod lagi tayo sa Kanyang kalooban upang sama-sama nating makamit ang hinahangad nating kaligtasan. Para sa mamagahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa puslo. Panginoon, naririto kami ngayon. Naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo itong aming pagdulog sa iyo upang ipagdiwang ang paghahain ng sarili ni Yesu Kristo. Kasihan mo nawa kami sa aming pagganap nito ang pagdiriwang, katulad ng iyong paglingap sa kinalugdan mong pag-ibig ng inang nagsilang sa iyong nagkatawang taong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na birhen ay nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang-alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo.
Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalan na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alam. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen.
sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaitulog sa tukso at iadyang kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na rawaraw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, narito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Narito siya nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, di ako karapat dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon.
sa Panginoon na nagagalak ang ating Espiritu sa ating tagapagligtas. Luwalhati sa Ama at sa anak at sa Espiritu Santo kaparanong mula ngayon at makailanman. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang ating Espiritu sa aking tagapagligtas. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking Espiritu sa aking tagapagligtas. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang puso namin nagpupuri sapagkat dakilang iyong ginawa para kami makatanggap ng buong galak sa iyong anak na nao'y masayang nadamang kaharap ni San Juan, bagamat lingid sa pangmalas, at dito na may aming nakatagpo sa banal na pakikinabang sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrelcina, mongeng banal, pintakasing santo ng milenyo kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, natitikang kataintiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan na ipagawa
ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary, muli po kaming nananawagan sa may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa Pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng Pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may malalaking pre-parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan na ang Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, sa darating na 3 Hunyo, unang Sabado ng buwan, ay isasagawa natin ang prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga. Ang mga makikilahok ay inaasahang magdadala ng puting panyo at kandila. Kayo pong lahat ay inaanyayahan. Ika-6, isang patalastas, bahagi na layuning pagpapaunlad ad experimentum ng parokya at Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawain, sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito, mangyaring makipag-unayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa po ang ating banal na pagdiriwang, umayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos. Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.